bagong COVID-19 infections na itala naman sa mahigit 32,000. Dalawamput walo pang lugar sa bansa, isa sa ilalim na rin sa mas mahigpit na alert level 3 dahil sa COVID-19 surge. Secretary Duque naman naniniwalang masyado pang maaga para sabihing nag-peak na ang kaso ng COVID-19. Surge ng infections nagsisimula na rin sa labas ng NCR. Ang PHP inihayag naman na 85% full ang mga private hospitals dito sa Metro Manila. Health advocates, pinuna ang policy shift ng DOH sa pagtugon ng COVID-19 surge. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Metro at Mega Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama na ang buong mundo via live stream sa brigada.ph. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw na po mga kabrigada ng Huwebes, Enero at 13, 2022. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Kabrigada Lay Bagyo. Ako naman si Kabrigada Kelvin Lumibaw. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, nagtala po ang Pilipinas ng pinakamataas na bilang ng mga active cases, kasabay naman ng pag-anunsyo sa 32,246 na mga bagong kaso ng COVID-19. Sa case bulletin ng Department of Health, lumalabas na lumobo pa ang total case count sa 3,058,634, kung saan 208,000 o 6.8% dito ang active infections. Matatandaan po na huling na itala ang lampas sa 200,000 active cases noong April 17, 2021. Hindi naman kasama sa bilang ang resulta mula sa 11 laboratorio na hindi nakapagsumite ng kanilang datos na kumakatawan sa average na 3.3% na sample na tinesta at 4.5% ng positive cases. Bagong-bago, Brigada Balita Nationwide. Kabrigada, 28 pang lugar sa bansa, isa sa ilalim na rin sa mas mahigpit na alert level 3 dahil sa COVID-19 surge. Si Kabrigada Mel Pasha Trinidad sa balita. Kabrigada Mel, ibrigada mo. Brigada Live Report. Nadagdagan pa ng 28 lugar ang mga isinilalim sa Alert Level 3 sa loob ng halos 2 linggo sa layuning mapigilan ang lalo pang pagkalat ng COVID-19. Ang mga lugar ay mula sa Luzon na kinabibilangan ng Benguet, Kalinga, Abra, La Union, Ilocos Norte, Pangasinan, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Oriental Mindoro, Camarines Sur at Albay. Sa Visayas naman, pasok ang Bacolod City, Aklan, Capiz, Antique, Cebu City, Mandawi City at Tacloban City, habang sa Mindanao ay kinabibilangan ng Cagayan de Oro City, Davao City, Butuan City, Agusan del Sur at Cotabato City. Ayon kay Cabinet Secretary at Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles, epektibo ang naturang heightened classification mula January 14 hanggang 31. Yan ang report. Hatid sa atin ng Parasus Herbal Capsule, tudukan ang sakit. Ito sa Brigada Malpas sa Trinidad ng Brigada News of the Philippines, the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Kabrigada, naniniwala si Health Secretary Francisco Duque III na premature pang sabihin na dahan-dahan ang bumababa ang pagkalat ng COVID-19 sa bansa matapos na maitala ang bahagyang pagbaba sa mga bagong kaso na sa nakaraang araw. Mababatid na pataas ng pataas ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa pagsisimula ng 2022. Pero noong Martes, nang maitala ang 28,007 na kauna-unahang mababa ang bilang kumpara sa mga nakaraang araw. Paliwanag ni Duque, ito ay dahil sa mababang output ng mga testing laboratory sa weekends at maraming personnel ang nagpupositibo sa virus. Ayon sa Kalihim, nagsisimula ng makita ng DOH ang COVID-19 spikes sa mga rehiyong malapit sa Metro Manila, gaya ng Calabarzon, Central Luzon, Ilocos Region at Cagayan Valley.
pagsiksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, yung grupong PHP naman, inihayag na 85% full na ang mga private hospital sa Metro Manila. Si Kabrigada Maricar Sargan sa detalye po ng balita. Kabrigada Maricar, i-brigada mo! Brigada Live Report! Ibinahagi ng Private Hospitals Association Philippines o PHAPI na nasa critical level na ang utilization rate sa 20 private hospitals sa harap ng patuloy na record high ng COVID-19 daily infections. Ayon kay PHAPI President Jose de Grano, ang naturang mga private hospitals ay nagtala ng 85% occupancy rate. Nabatid na tumaas na rin ang occupancy rates ng intensive care units beds sa Metro Manila mula 25% ay naging 54% na naitala noong January 11, 2022. Una nang sinabi ng Malacañang na handa sila na itaas ang alert level 4 sa Metro Manila kung patuloy pa ang pagtaas ng infections. Para kay De Grano, ang pagtaas ng alert level 4 ay magiging paborable para sa mga hospital dahil lalo itong magre-restrict sa galaw ng mga tao. Yan ang report. Hatid ng Drive Max Adult Herbal Capsule, tatagal ka. Ito si Kabrigada Maricar Sargan ng Brigada News FM Philippines, the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Kabrigada, sa iba pang balita, pinuna naman ng mga health advocates ang bagong polisiya ng DOH sa pagtugon ng COVID-19 surge sa bansa. Para kay Dr. Joshua San Pedro ng Coalition for People Rights to Health, tila sumuko na ang gobyerno mula sa kasalukuyang sitwasyon. Ayon kay San Pedro, sa halip na makinig sa panawagan para sa libreng mass testing at malakas na contact tracing, mas tinututukan ngayon ng Department of Health ang community management at isolation. Dagdag dito, ang mga tao ay nakararanas ng sintomas ng COVID-19 ay umaasa na lang sa over-the-counter medicines dahil hindi umano nila kayang bayaran ng testing. Kaugnay nito, ang mga asymptomatic ay patuloy pa rin ginagawa ang kanilang regular activities na maaaring makapagpakalat ng virus. Bagong-bago, Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, question po ni Dr. Eleanor Hara ng Solidarity of Health Advocates and Personnel for Unified Plan to Defeat COVID-19 o yung tinatawag na Shape Up, kung anong nangyari umano sa target ng DOH na makapag-test ng 100,000 persons per day. Kaugnay nito, dismayado ang grupo ng testing ay umaabot lamang ng 73,000 per day sa kasagsagan ng Omicron surge. Dagdag naman ni Hara, hanggang ngayon ay may 28 probinsya pa ang wala pa ring testing laboratories at may 3 naman na wala pang public facility. Mababatid po na nanawagan ng mga health advocates sa gobyerno ng libre at accessible na testing at treatment, agarang contact tracing at disease surveillance. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada. Brigada Worldwide. COVID-19 News Update. Brigada Worldwide COVID-19 News Update. Mga kabrigada, lalo pang hinigpitan ng China yung northern port city na Tianjin at central province ng Henan ang kanilang COVID restrictions sa harap ng patuloy naman na pagkalat ng mas nakakahawang Omicron variant. Kaugnay nito, nagsimula na ang Tianjin ng kanilang second round ng mass testing sa 14 million residents. Dahil naman sa kumakalat na outbreak sa Anyang Henan Province, ay nagpatupad na sila ng full lockdown. Dahil dito ang lahat ng mga bus services papuntang Beijing ay sinuspindi na, habang yung mga train tickets mula Tianjin papuntang Beijing ay hindi na rin mabibili online. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Yeah.
Mga kabrigada, magdadala ang Northeast Monsoon at ang shear line ng maulap na kalangitan at ulan sa ilang bahagi po ng Luzon at Mindanao maging sa Eastern Visayas. Ayon sa PAGASA, mula po sa Batanes hanggang sa lalawigan ng Quezon ay asahan na ang maulap na may mga kalat-kalat na pag-ulan sa natitirang bahagi naman ng Luzon kasama ang Metro Manila. Maaliwalas ang panahon ngayong araw, bagamat magkakaroon ng mahihinang ulan dulot pa rin ng amihan. Sa ibang bahagi naman ng Visayas at Mindanao ay asahan na ang mainit at maalinsang ang panahon, bagamat may tsansa ang short-term isolated rain. Mga kabrigada, sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga, ang palitan po ng piso sa US dollar, 51 pesos. Euro, 58.36 pesos. British pound, 69.90 pesos. Australian dollar, 37.40 pesos. Canadian dollar, 40.79 pesos. Singaporean dollar naman, nasa 37.87 pesos. At ang Japanese yen, nasa 44 centavos. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan, sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Sa umaga, Brigada Balita sa Mga kabrigada, para sa mga latest na balita, huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ng Brigada News Philippines. At mga kabrigada sa buong bansa, inyo pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Dry Max Plus, Power Cells, NutriCleanse, Guard C, Fast Relax, Curamed, Max & Coffee, Dry Max Coffee at Yummy Vit. Na available po sa lahat ng branches ng Watson's, South Star, Generics Pharmacy, Rose Pharmacy at Brigada Pharmacy nationwide. Para sa Brigada News FM ng Brigada Mass Media Corporation, the biggest marketing media company in the country, kami po ang inyong mga naging lingkod, Kabrigada Kelvin Lumibao. At ako naman, Kabrigada Lay Bagyo, maraming salamat po sa pakikinig mula dito sa National Headquarters sa Makati City. Ito ang 104.7 Brigada News FM, the music and news